So ito, kinakailangan i-harvest na siya, di ba? Fresh coffee cherries. Yan. So red coffee cherries. Mabango, no? Oh, kasi mabango siya dahil yung may bulaklak. May bulaklak. Nagbubulaklak na naman siya. Eh. So sir, ang fruiting ba all year round? Ah, hindi. Once a year lang. Ba't nangyari? Paano nangyari to na nagbubunga pa lang, eh, namumulaklak na naman? Actually, parang climate change siya. Pero minsan hindi mo maiwasan makakuha ng green. Oo, isa-sort na lang natin later on kasi ang hirap eh. Kaya ganun ka mahal din ang kape kasi nga labor intensive, di ba? Mm-hmm. Lalo na pag pumunta ka sa specialty coffee, mm-hmm, puro red lang, di ba? Hindi ko kakagat to? So yung nagagandahan bakit ko pinuprun ng mababa, mm-hmm, para madaling i-manage ang harvesting. Harvest. Di ba? Ayan, isa-sort natin, tatanggalin natin yung... Mm-hmm. Oh, let's go to the ano. Sige, wet process. So, isusort natin yan, pupuntahan natin. Papakita naman natin ngayon paano to isusort. Kasi minsan, hindi mo maiwasan yung pag-harvest, may sumasama na green. So, isusort to, tapos i-de-depop. Welcome to Nayong Kalikasan Coffee Farm. So ngayon, itutur namin kayo sa aming farm. So, i-start namin na turuan kayo paano namin tinatransplant yung aming mga seedling. So ito kasi, transplant namin to, mga seeds pa lang dun sa isang nursery namin na ipapakita namin later on sa inyo. So ito, time to replant na. So kinakailangan meron kang plastic. So, ang composition ng lupa, napakahalaga ng lupa. Kasi kinakailangan ng lupa, may vermi na siya, may coco peat, at saka may konting CRH, carbonaceous rhizal. So, yan, ilalagay mo yan. Normally, sir, ano ang age nitong seedling na to before mo siya i-transplant dito sa plastic? Siguro mga 6 to 7 months. 6 to 7 months. Oo, from the time from the seedling kasi seed, to. Seed. Sa seed kasi yan eh. So, from the seeds kasi. So, kita mo. Meron bang tamang oras kailan gawin ang transplanting? Usually, pag ganitong medyo, makulimlim. Mm-hmm. So para hindi ma-stress yung mga kape. Mm-hmm. Di ba? Pagka-transplant mo, kinakailangan diligin mo agad siya. Mm-hmm. Yan. So napakahalaga kahit na anong itanim yan. Once na-transplant mo, mm-hmm, kinakailangan diligin mo na agad. Mm-hmm. So thereafter, daily, dinidilig mo na siya. Mm-hmm. So, by the time na nagawa mo yung transplanting, sir, ilang beses kang magdilig? Actually, dapat araw-araw. So, ito ang kagandahan kasi sa amin. Libre ang water. Mm-mm. Spring water siya. So, wala kaming problema sa tubig. Mm-mm. Yan din ang advantage. So, dapat, pag may farm ka, kinakailangan meron kang source of water. Ha? Mm-hmm. Yun ang isang labanan ng farm. So dito sa nursery, itong stage na to, sir, gaano siya magtatagal to bago mo naman ilipat doon sa field? So siguro mga 9 months. 9 months. Medyo malaki na siya. Dito sa nursery mo, ano ang protection niya? Anong klaseng, may shading ba kailangan? Ah, ito, katulad nito. Oh. May net lang siya, di ba? Dapat hindi direct sunlight. Aha. So kung makita mo dito sa taas, so, di ba, may net siya, tapos kawayan lang ginawa ng improvise. Mm-hmm. So pero kinakailangan may araw din eh, mm-hmm. Pero hindi masyadong maano ang araw, tingnan mo yung araw dito. Controlled yung araw. Mm-hmm. So mga ilang percent sunlight po yung nakaka-penetrate sa seedling? Siguro mga 50%. Right? 50%. Oo, di ba, hindi
ito mo, black ano lang. Any other management aside from watering? Pag medyo malaki-laki na siya, lalagyan mo siya ng complete fertilizer. Complete fertilizer. Oo, anong edad po siya by that time? Siguro after on the third month, yan. Unti-unti, huwag lang bibiglain. So, tutunawin lang sa tubig. Oo. So, itong bagong transplant, no need to fertilize at this point? Wala muna kasi nag-i-establish pa yung ugat niya. Okay. So, ano po yung composition nung pag dinulit mo sa water, ilang percent na, gaano kadaming fertilizer? Usually, yung isang lata sa isang drum ng tubig, yun na yun. Yun na yun. Oo. Yun lang kailangan. Hindi mo kinakailangan kasi ng maraming fertilizer. Lalo na kasi, ang ginamit namin dito, yung lupa. Okay. CRH, so yung lupa namin may vermicast. So vermicast is a fertilizer na. Mm-hmm. So meron na rin siyang CRH, yung carbonized rice hull. Yun na nagtatanggal ng mga peste sa lupa. Mm-hmm. So tapos yung isa, yung cocopeat, para buhaghag. So yung ano mo sir, yung composition mo ng medium, ilang percent? One-third. Ito naman kasing seedling na to, hindi lang para sa amin to. Mm-hmm. May bumibili rin ng seedling from other farms. Mm-hmm. So, nagkataon kasi, this is the barako. Ang barako kasi hindi basta-basta na tumutubo sa ibang lugar. Mm-hmm. Ano po yung elevation? Ito, mid elevation lang siya, Alfonso, di ba? Tagaytay. Oo, Tagaytay, di ba? Kasi one day, and also ang tingin ko yung nakakatulong yung weather eh. Mm-hmm. Di ba kita mo kahit na tanghaling tapat, ganito lang din siya. Oh. Mm-hmm. Tapos once a day lang ang dilig niyan, ba't kami nagpunta sa seedling? Kasi para dire-diretso may sustainability ang farm. Kasi hindi habang panahon, di ba? Pag nasira, di ba? Mm-hmm. May mga pumapalit. Diba? And yung seedling itself ay nabibenta mo na. Ito binibenta namin 'yan. Mm-hmm. From 50 pesos to 70 pesos per seedling. Per seedling. Oh, depende sa volume. Sabi mo sir, from the seed 6 months siya doon. Yes. And then from 6 months you have to transplant it here dito sa nursery na 'to. And magstay siya ulit dito for another how many months? 9 months. Another 9 months before transplanting. Yes. Andito tayo ngayon to transplant. Okay, ano po yung mga considerations sa transplanting? Okay, so ngayon, nandito tayo to transplant. So kinakailangan, at least medyo malayo siya sa isang kape. Mm-hmm. Ito kasi bagong ano natin, di ba? So mga isang dangkal, o dito. Isang dipa, more than, di ba? Mm-hmm. So yan, so hukayin na natin siya. Yan. Okay, sir, sabi mo yung distance, no? Isang dipa. Ano to? 1.5, oo. 1.5 from one coffee plant to the another, next. Oo. So normally sir, ano ang size ng butas, gaano siya kalalim? So siguro mga isang dangkal din, di ba? Mm-hmm. Para makahinga. Mm-hmm. At saka be sure na katulad nito, di ba? Ang ng buhaghag yung lupa. Oo. Pero usually ang ginagawa namin pag nagtanim kami, lalagyan na uli namin ng vermicast. Yung vermicast fertilizer. Mm-hmm. So, para natural siya. Meron na siyang nutrients. Mm-hmm. So, ilang coffee trees na ang naitanim niyo dito sa iyong farm, sir? Siguro mga 500 plus na siya. 500? Oo. At yung existing? Siguro mga 2,000 plus na siya. Saan ka kumukuha ng materials mo para i-germinate mo na gawing seedlings? Dito sa coffee trees mo rin. Oo. Oh. At saka dito sa mga kapitbahay, yung malalaki, pipiliin mo rin kasi siya. So meron din selection. Remember, diba, yung selection. Mm-hmm. At saka para healthy siya. So sige. O ito, vermicast yan. Okay. Vermicast, diba? So, ang vermicast kasi, kita mo, mm-hmm. Para siyang ang pino-pino, di ba? Mm-hmm. O para siyang buhangin. Kasi para makaano yung coffee trees. Yung ano yan, sir? Binili mo yan or production mo? Partly production, partly binili. Kasi hindi kakayanin eh. Di ba? Kasi naman hindi kami nagko-concentrate on the vermicast. Pero mura lang naman. Mm-hmm. At the same time kasi, you're helping the other local farmers di ba? Huwag mo nang suluhin. Oo. Bigyan mo sila ng chance mo. Kasi yung mga local farmers, ang specialty naman, paggawa ng vermi. Paggawa ng cocopeat, di ba? So huwag mo suluhin kasi it's a village, di ba? Yes, sige, ano mo na?
Kasi sila na yung mauubos ang oras mo, di ba? At least sila kumita rin. Tapos may technique yan dun sa pag-sira nung plastic. Oo, dahan-dahan lang, di ba? Ayan, oh. Para hindi masaktan. Oo. O yan, ano mo na. Kunin mo yung hose. Ayan, diba? Nilagay na natin. So, kung sa ilalim yung vermi, diba? So, makakaano na yan, may nutrients na yung halaman. Isoli mo na uli yung ano. Ayan. So, kung mapansin nyo, pati yung parang buhaghag, diba? Yung soil. Oo, oh, yung soil, diba? Hindi matigas siya. Kasi yan ang ng volcanic soil. Oo. Diba? Nagtaal. So, ito, after the transplant, ako na yan. Ito na naman galing sa spring water, di ba? Ay, sorry, sir. Kinakailangan, didiligan mo uli. Mm-hmm. Very critical, di ba? So, naglalaro ang water, sun, at saka yung mga elements. Uh-huh. So, yung pag-water ng newly transplanted seedlings, ilang beses po yan? Once a day. Once a day. Umaga. For the next how many months? Every on the 6 months. Laging the 6 months. Oo. Pero kung tag-ulan na, hindi na kailangan, di ba? Ano naman ang management mo, sir, dito sa newly transplanted plant? Ang management po lang, kinakailangan, linisin yung paligid, di ba? Alright. Yan yung paligid na yan. Para hindi Kasi ayan, Guinness cutter naman yan. Di ba? So yun lang management sa Oo. So, kailan ka magpo-fertilizer? Pag malapit na ang pag-ulan. So, ilang beses ang fertilization mo? Twice lang? Oh, twice. Twice a year? Twice. So, before rainy season and after rainy season? Oo, kasi okay. Sayang naman kung halimbawa rainy season na tapos nagpe-fertilize ka, hindi naman napupunta sa yung... Sa halaman? Oo, sa halaman yung coffee tree. Pag nagtanim ka ng coffee, pwedeng monocropping, meaning puro coffee lang. Pwede rin naman intercropping. Actually, hindi namin pinapractice ang monocrop. Ano monocropping? Intercrop. Alam mo kung bakit? Aha. Kasi ang coffee, intercrop, nakukuha niya yung flavor ng mga fruits. Katulad nito, okay. The lemon, di ba? Meron kami ditong bayabas, di ba? Mm-hmm. So, based on the scientific study rin naman ng mga mas gusto nila na naka-intercrop. Naka-intercrop. Sa mga prutas. Mm-hmm. Kasi pag inano mo siya, may lasa siyang fruity flavor. Mm-hmm. So, this is lemon, di ba? Mm-hmm. So, naka-intercrop. Kaya pala yung farm mo, hindi siya yung distinct na isang linya, puro coffee tree. Hindi nakaganagan. Parang naturally... na tumubulang yung plant. Kasi we're practicing natural farming. Mm. Diba? Kasi mas maganda kung natural farming, nagta-thrive siya very well. Diba? So, move tayo doon sa mature trees? Mature trees. Pakita naman natin yung management doon sa mature trees at saka probably harvesting. So, ngayon na mapapakita namin how we rejuvenate yung old trees, diba? So, namunga na siya. So, pipili ka lang tatlo. Mm-hmm. Diba? At least tatlong, So, tanggalin natin yung mga hindi, Yan. Diba? Siguro ito, Ano ang basis mo? Okay, teka. Dapat yung makakapal na diba? Ito, dalawa. Kahit dalawa, yan. Hangga. Ay, may. Meron na? Meron ng bulaklak? Wala naman, diba? Okay. Yan. So, ibig sabihin, dalawa... na yan. Sa yan, yan. Ito yung palalakihin. Palalakihin mo siya. The hole. Diba? So, yung magbubulaklak. So, tinanggal natin to kasi nakakakuha ng nutrients. Mm-hmm. Diba? So, dapat dalawa o tatlo lang. Mm-hmm. Kasi katulad na nangyari dito, nung rejuvenate na. Mm-hmm. Diba? Isang lang siya, Pero nagbulaklak na, diba? Ito nagbulaklak na rin. Mm-hmm. So ito, nag-harvest kami. After na ma-harvest namin to, puputulin namin to. Mm-hmm. Dito. Mm-hmm. Yung ang management ng coffee tree. Ito, meron siyang certain number of years na productive siya. So pag na-reach niya yung number of years na yon, bababa na yung yield. So ang gagawin mo ngayon ay i-rejuvenate mo siya. Puputulin mo yung luma para magkaroon siya ng bagong puno.
then magiging productive na naman yung tree. So yung potential, oo, lumalaki. Yan ang kagandahan ng coffee tree. Hindi mo kailangan magtanim agad ng bagong plant. I-rejuvenate mo lang siya. Oo, then babalik yung dati niyang productivity. Yes. Ayan, ayan, pakita mo. Ayan, oh, putuloy. Yung isa pa, yung isa pa. Dito ka magputol. Ah, para matitira na yan. Oo, di ba? Kasi ang rule of thumb, 2 to 3. Aha. Di ba? 2 to 3. Mm-hmm. Ayan. Tapos, ang ginagawa namin, ano, kung mapansin nyo, nagtanim kami ng mani-mani kasi mm-hmm. para to manage yung... Weeds. Oh, weeds. Mm-hmm. At saka yung moisture. Mm-hmm. So, ito ginagawa namin, ito, pinaparami natin siya, di ba? Mm-hmm. Yan yung pinaka, ano niyan. Mm-hmm. So, mani-mani. Kasi ito, nitrogen-fixing bacteria din siya. Mm-hmm. Di ba, pag ang mga farmer, eh, pagkatapos mag-harvest, eh, nagtatanim ng mani. Mm-hmm. Ang scientific basis pala nun, kasi nga, nitrogen fixing bacteria yon, kumbaga nag-aano siya ng introduce siya ng fertilizer. Na nitrogen. Sorry, dagdag ko lang. Itong pagputol nito, merong tamang way, dapat paslant na ganun. Oo, sa lagari. Tapos mm-hmm. pag na para bakit? Para hindi ho pasukan yan ng tubig. Hindi yung mamatay. May lagari ka ba? Pakita natin. Tapos pag nalagari yan, it's either a paint siya, sir. Oo, usually. I-coat siya para hindi yan bahaya ng fungus, para hindi mamatay yung halaman. Alam na alam ko, Kobe, sir, kasi nung unang work ko, meron kami TV show sa GMA. Oo. Unang episode ko, Kobe. Talaga? Saan? Amadeo? Mataas na kahoy. Doon kami nag-shoot eh. Dito rin, sa Cavite. Normally, yung iba, kahit paint lang sir eh. O meron yung iba naman, yung talagang pang, ano, pang cover ng sugat. Ah, paint ang ginagamit siya. Yung iba. Kasi ganun din naman yun, yung effect. Naisin mo yung, ano, yung sugat. Yan. So yan yung pipinturahan. Yes, oo. Anong next na gagawin natin, sir? Ang next natin, ito, yung papakita lang namin, yung rejuvenate namin, mm-hmm. diba? Katulad nito, oh. Oh. Diba? Ayan na, nag-ano na. Oo, ngayon, usually, may tumutubo na naman, diba? Mm-hmm. Tanggalin mo lang yung ano. Yung mga water sprout. Oo, oo. Yan. Diba? Kasi ito, meron na yun. Mm-hmm. Yan, kasi nag-ano siya. Ito itong ito, oh. Yung mga patay na ano. Patay na sanga. Yan, so, patay ka pala eh. So, napakaganda kasi, di ba? Pag maliit yung ano, madaling mag-harvest. Easy to manage. Easy to manage yung harvest. I mean, hindi ka magagano, mm-hmm. di ba? Yan ang... Yung ano. Potential yield niya, sir, doon sa maliit at saka sa matangkad, parehas lang? Ah, pag na-rejuvenate siya, nagta-times 2 ang ano niya. Dumadami? Oh, dumadami. Mm-hmm. Ito, katulad nito, kinakala matanggal din yung ano. Matanggalin mo po yung mga sanga-sanga, part of management yan eh. Yung, yung mga dahon-dahon na yung mga sanga-sanga. Amano sa kanya. So yan, part ng management yan. Yes, oo. So pipili ka ng 2 or 3 nodes. So ito, 1... So okay mo, okay na 'yan kasi mm-hmm. 2 nodes at saka nagbubulaklak na naman. Mm-hmm. So 2 nodes siya. So okay lang 'yan. Mm-hmm. Pero tignan mo yung stem mo, tagal niya. Sobrang luma. Sobrang tanda na niya, no. Sobrang tanda na, it's very good. Ayan. Normally po kasi yung isang halimbawa na rejuvenate mo na siya, tapos may bago ng sanga. At least yun 80 years. After 8 years,
kailangan mo na yan putulin kasi mababa na yung yield. Yes, oo, correct. So ito yung bara ko, so puputulin na uli namin dito. Ipuprunsya, sir. Para lumait uli. Para, lumami. At saka horizontal, horizontal lang, yung ano niya. Diba? Yung kasi ayaw natin ng mataas na kape. Mm-hmm. Katulad nito pag ang taas, diba? Ayan. Ayan. So dito, dadami ngayon yung ano, yes, yung lateral branches. Yes. So yung coffee mo, instead na pataas, pag ganun siya. Horizontal. Pag ganun. Para mag-easy manage ng ano. Mm-hmm. Ng... Kagaya nito yan eh. Pag tamanda, ganito yan oh. Oh. So yung puno mo, hindi tumaas. Oh. Kundi, dumami yung branches, pahiga. Lateral. So madaling mag-harvest. So ito naman sir, yung tamang way ng pag-harvest. Yes. Okay. Oo. Kasi kung nandiyan dyan na yan, di ba, usually dapat yung ano. Oh. Aha. Pero di ba, ano yan eh, red coffee cherries lang. Oh. Hindi po pwede yung green. Ito katulad nito, wala na to kasi. Mm-mm. Ano yan eh, dried na. Yung traditional so, traditional farmer kasi i-strip na yan lahat. Oo. Green man yan o red, kukunin na lahat yan in one harvest. So kami, specialty coffee kasi kami, nagko-concentrate. So kinakailangan, red lang. Mm-mm. Diba? At least mataas ang bilis sa'yo. Mm-mm. Diba? Mm-mm. Dito sir, sa matured tree, anong management mo dito? May fertilization din ba? Oo, meron pa rin. Okay. Pero more or less, katulad nito, pag ganito, mm, hindi namin siya sinasama kasi immature ano yan eh. Mm-mm. Ayan. Hindi siya ano si akin na. Ito tatanggalin mo 'yan. Hindi po pwede 'to. 'Yan yung ganyan. Diba? So ano ang fertilization ng matured tree, sir? Ganun din kasi ngayon, pagkatapos ng before na magano tag-ulan saka ka maglagay before June. Doon ka magano. The usual, 'di ba? Hindi ka nagpa-fertilize ng ano, nang walang ulan. Mm-mm. So pwede rin namin siyang i-force, gawin namin ng ano, diligan namin, pero it is labor consuming, diba? So we just follow din yung ano, yung natural na ano. Oo, talaga, natural ano, na kasi nga ang dami life niya. 'Di ba? Kung kukunti lang yung coffee trees, okay, pero pag marami ka, ang hirap i-manage. 'Di ba? Kaya kita mo, oh, ang daming langgam. Kasi nga, nandiyan dyan yung juice eh. Yung sugar. Mm-hmm. Yan, nandiyan dyan yung sugar. Diba? So, ang sabi, ang pinakamaganda daw, itong ganito. Yung masyado ng, ano na, parang burgundy na. Mm-hmm. Yun ang ripeness. So, imaginein mo, diba? Hindi basta-basta, strip ka na lang, diba? Yun nga, kasi nga, pag specialty coffee ka, kinakailangan, you follow the protocol. Diba? Kumbaga, konti lang yung yield mo, pero in terms of quality, nandun ka. Eh, ano ba naman ng ano, diba? Okay, so yun ang management. So may oras ba, when to harvest? Usually maganda yung ano, makulimlim ganito. Mm-hmm. Para hindi na-stress yung halaman. So, it's either in the early morning or mga afternoon. Pakita natin yan, ang daming bunga, oh. Oo, sige, let's go. Pakita natin. Wow, ang dami. So, ibig sabihin, hindi lahat kasi ng trees. Maraming bunga, meron ding trees na ano, di ba? Katulad nito, ang dami. Di ba? So, hindi siya pare-parehas. So, yan po yung ano, pag gusto mo talaga may benta mo ng mataas, you have to follow yung tamang the protocol. Diba? In other crops din po kasi ganun lagi nangyayari kaya bumabagsak yung presyo ng crop kasi nga hindi tama yung post-harvest handling. Yes, hindi siya masarap. Mm-hmm. Pamaya i-wet process natin to. Mm-hmm. We'll go. Pwede natin i-wet process siya. Nakakatuwa pag marami. No? Mm-hmm. Harvest tayo.
Kaya nga, ano, labor intensive din talaga ang coffee harvesting eh. Kasi you pick by the hand eh. Wala pa machine. Walang machine. Oo. Diba? Eh lalo na kung puro green coffee beans, ay green, ay ano, red coffee chilies lang gagamitin. Mm-hmm. So ito, kailangan i-harvest na siya, diba? Fresh coffee cherries. Yan. So red coffee cherries. Mabango, no? Oh, kasi mabango siya dahil yung may bulaklak. May bulaklak. Nagbubulaklak na naman siya. Ibig sabihin, next year's harvest, ready na uli. Diba? Ready na uli siya sa next harvest. So sir, ang fruiting ba all year round? Ah, hindi. Once a year lang. Ba't nangyari? Paano nangyari to na nagbubunga pa lang, eh, namumulaklak na naman? Actually, parang climate change eh. Climate change? Oo. Diba? Parang nag-ano na, diba? Nagsasalubong na. Oo. Diba? Hindi mo na malaman alin yung fruit. Oo, oh, actually. Even yung avocado namin, biglang nabulaklak eh. Kasi kala, diba nung September, nag-uulan? Hmm. It's supposed to be June ang ulan. Oo. Diba? So siguro na dito siya. Mm-mm. Pero minsan hindi mo maiwasan makakuha ng green. Oo, isa-sort na lang natin later on kasi ang hirap eh. Oo. Diba? Pag nandoon na sa kabila, isa-sort na lang natin siya later on. Doon. Sa sorting area. Pag dito, eh sumasama, okay lang. Kasi konti lang naman yan eh. 2-5% eh. Oo. Diba? Eh harvest muna. Kaya ganun ka, mahal din ang kape kasi nga, labor intensive, diba? Mm-hmm. Lalo na pag pumunta ka sa specialty coffee, mm-hmm, puro red lang, diba? So that's how we, ano, we harvest. Ito rin, no? Kita mo to, ang baba na rin, no? Ang kagandahan pag mababa, madaling mag-harvest. Mm-hmm. Diba? Kaya tutan natin. Ito, katulad nito, mababa na naman. Prino na namin siya, eh. Oh. Prino na namin yan, diba? Atan, ay, ano to, sir? Hindi ko kakagat to? Hindi naman, sir. Nagapang lang sa yan. Yung pula ang makaano. Oo. Oh. So yun ang gandahan, bakit po pinuprune ng mababa, mm-hmm, para madaling i-manage siyang harvesting. Ang harvest. Diba? Hindi mo siya... Lan! Ayan, isusort natin, tatanggalin natin yung... Oh, let's go to the... Ano? Sige. Wet process. So, isusort natin yan, pupuntahan natin. Papakita naman natin ngayon paano to isusort. Kasi minsan, hindi mo maiwasan yung pag-harvest, may sumasama na green. So, isusort to, tapos i-depop. So, tatanggalin yung itong outer layer ng cherry. Para ma-expose yung bean. Oh, tapos may mucilage. Mga 12 to 24 hours. Oh. Kailangan mag-ferment siya. Oo, piniferment pa. So itong in-harvest natin ay basically parang 2 to 3 trees lang po ito, no? Yes, oo. Oh, dalawa hanggang tatlong trees lang ito. Ilang kilo kaya ito, sir? Itong berries na to? Siguro mga 3 kilos. 3 kilos. Na-process to, ilang kilo na to? 60%. Ah, ang nawawala. Ang nawawala. Oh, yes. 40% lang yung ano. Yes, kasi nga may balat. Mm-hmm. Doon sa bean yun or yung roasted na? Ha? The roasted, sa roasted na. Sa roasted. Oo. Dalawang way, paano i-process yung berries? Oh, ito yung the first process, pagka ano mo, in a natural dry mo lang. Mm-hmm. Diba? Hintayin mo siya.
2 to 3 weeks. So paano malalaman kung okay na pag tumutunog siya? Oy, hindi pa tumutunog. Mm. Hindi pa natanggal. Mm-hmm. So this is the natural way. Okay. Sun drying lang talaga. Oo. Okay. Kasong problema mo kung walang sun, maanong ulan. Oo. So you go with the wet process. Mm. Kaya kami, we also do wet process. Mm. Anong mas masarap na coffee, yung wet process or yung dry? Alos parehas lang. Parehas lang. Oo, pero kasi napapabilis lang yung processing. Oo. Di ba? Ang kagandahan lang kasi sa wet process, kung 2 to 3 weeks, mga 1 to 2 weeks lang siya. Mm-mm. At saka mangyayari, may uniformity. Pag wet process? Oo, kasi nakikita mo agad yung ano eh. So sa wet process method, yung bagong harvest na coffee cherries, iaano natin siya. Ibababad natin sa tubig. Diba? So lahat ng magpo-float, yun ang tatanggalin natin. Kasi ibig sabihin, yun lang immature. Okay. Hindi siya mature. Diba? Hindi siya mature. Madami. Oo, hintayin. Diba? Or later on, bababa siya. Yun. Ibig sabihin, hindi siya mature. Under. So, ibig sabihin, yung mga nagpo-float, hindi magandang kape yan. Mm. Diba? Mm-hmm. So, ang ginagawa namin dito, kasi yung iba kasi, kaya pag dinadry, diba? Mm-hmm. Sinasama nila para lang dumami, pero when in fact, hindi masarap yung kape. Mm-hmm. Diba? So two things, tanggalin mo yung floating, tanggalin mo yung green. Yes! So hindi porket ano siya, red, okay na siya. Ibig sabihin, namatay siya. Oo. Nandun sa puno pero na natuyot. Oo. Kasi magaan eh. Ang dami ah. Pero usually sa ibang batch naman nakakakuha ng kaunti. Mm-hmm. Hindi naman ganyan every ano nakakakuha. Mm-hmm. Tapos tatanggalin mo na rin yung ano, green kasi hindi siya maganda. Kasi yung green, hindi rin siya nag-mature eh. Kahit mabigat siya. Mm-hmm. Hindi kaya, sir, na-overripe to kaya ganyan? Pwede. Posible. Na-overripe na, no? Oo. Kaya nga, timing is everything din eh. Mm-hmm. Before kasi, ang mga farmer, hindi alam yan eh. Mm-hmm. Until we have the Coffee Science Center partnership. So, tinuturuan nila kami. Kasi pinatitikim nila sa amin yung ano, yung masarap na kape. Mm-hmm. So, ano nagko-contribute? Ano mga factors na nagko-contribute? Kinakailangan, mature beans. Mm-hmm. Diba? Kasi pag hindi mature ang beans, hindi mo namimintay ng quality. Mm-hmm. So, pag specialty coffee ka, sinisiguro mo na masarap ang kape mo. Mm-hmm. Pero kung ano, mababa ang presyo, pwede mo ibenta, diba? Pero naapektuhan, sabi may maasin, diba? Mm-hmm. Bakit ganyan, may maasin, diba? So, to the point, wala ka ng customer, diba? You will lose the market. Mm-hmm. Eh, pag gano'n, masarap, sabi mo, eh, kung pwede kang magkuman ng medyo magandang presyo, diba? Mm-hmm. Sa coffee processing pa lang, dapat, ano na siya, okay na, di ba? So, dati naka-manual kami, pero ngayon, sa dami, tanggal.
niyan kasi madulas for 18 to 24 hours. So, dinidipag niya, tinatanggal niya yung gula na coffee covering. Ideally, ito na yung green coffee bean. So, tatanggalin na yung mga red coffee. Natanggal, di ba? Mm-hmm. Kasi depulper siya eh. Mm-hmm. So, yung pulp. Tatanggalin mo yung pulp. Mm-hmm. So, yeah. So, yun yung pulp? Oo, yung na, iba. Okay, yan yung iba, pulp. Sumama dito. Mm-hmm. So, pero nakatanggal na rin yan. So, tatanggalin mo na lang yan. Mm-hmm. So, yun ang next process. Mm-hmm. Tatanggalin. Pero hugasan mo siya ng... ano, 18 to 24 hours. Ibababad siya? Oo, ibababad sa ano. Kasi para mag-mucilage, kasi may malagkit dito. Mm-hmm. So, kinakailang mag-ferment. Mm-hmm. Matanggal yung malagkit sa ano niya, balat niya. Mm-hmm. So, self-fermentation ang mangyayari. Ah, sarili na niya? Yes. So, kinabukasan pa siya pwedeng so, i-air-dry. After 24 hours, wala na yung malagkit. Oo, tapos uhugasan mo. Uhugasan mo ulit. Oo. Mm-hmm. So siguro mga 3 to 6 times. Yung para uhugasan? Oo. Kasi yung malagkit ang tatanggalin, yung mucilage. Okay. Diba? So, we'll process. Tignan natin yung pinaano na natin, yung and next stage. Saka mo siya i-dry ka mo? Oh, ito. Yung okay. Next process. So, yun yan, drying na. Oo. Okay, pakita natin. So pag na ano na siya, so pag na process na siya, mm-hmm. This is 1 week na namin pinatuyo, di ba? Mm-hmm. So, yan na yan. So kinakailangan, turn mo. Ang kagandahan dito, nakikita mo yung uniformity. Mm-hmm. Di ba? Oh. Yan. So ito, tatanggalin mo na yung deform. Oh, diba? Hiyano mo na naman. Oo. Quality control mo na naman. Diba? Kaya until 40% lang ng coffee quality ang natitira. Mm-hmm. Kasi at the end of the day, yan yung dapat. Yan na pwede mo nang i-ano. Yun yung dadalhin mo sa roasting na. Oo, roast sa dehuller pa. May dehuller pa? Igigiling pa nila yan sa kanila iro-roast. So usually, yung dehuller at roaster, isa lang yun na company. Okay. So, you just pay per kilo na lang. So, let's say for example, alin ang dinidihal dito, sir? Ito, this one. Ayan, oo. Oo. Tatanggalin mo. So, ito yung dinidihal. Ito, tatanggalin mo siya. Ayan, oh. Yung ano, oh. Ang matitira na lang, ito, green coffee beans na siya. Ito na. Yan. So, the green coffee bean, yan ngayon yung iro-roast. Yes. Yan na yung magiging coffee. Yes. So, yun na yan. Okay. Unlike the natural drying, di ba? Mm-hmm. So ito, ready na. Ang gagawin namin, ilalagay na namin sa taco siya. Okay. Kasi almost 2 weeks na siya. Okay. Di ba? Ang kagandahan, why we resort sa wet process, kasi pag walang araw. Okay. Di ba? At least, na-process mo na siya. Mm-hmm. Di ba? Ayun nga lang matrabaho as compared with the natural way. Mm-hmm. Diba? Pero yung, kasi, yung natural way, paano mo yun ididihal? Meron ding ano, may machine din. May depulper na machine. Tapos, for dry. Oo, depulper, tapos may dehuller, tapos roasting. Mm-hmm. Hindi katulad nito na depulp na, dehuller na lang ito. Oo. Diba? So, ito po yung wet process. Dito sa wet process, dadalhin sa dehuller and roasting. 1 to 2 weeks siya, mas mabilis siya. Kasi nga, depulse muna, di ba? Mm-hmm. As compared with the... Then, pag na-roast siya, babalik sa inyo. Yes, oo. Yun, then, that's for packaging na. Yes. So, pakita natin yung finished product na, sir. Okay, as we were saying before, kinakailangan as a coffee farmer, huwag ka lang hihinto sa coffee production. Mm-hmm. Kinakailangan hanggang marketing ka. Katulad nito, ang kape namin,
ginawa na namin siya ng ano, 'di ba? Packaging. Hazel nut robusta kasi ang robusta walang amoy. So aroma, we put some hazelnut. So syempre, ang kapeng Barako, Liberica. So ang advantage talaga ng ano namin is malapit kami sa Batangas. Eh kilala kasi ang kapeng Barako sa Batangas. When in fact, unti lang din nakakaalam ng Alfonso Cavite ay nasa boundary ng Laurel, Batangas at Tagaytay, Cavite. So eventually talaga dito rin talaga ang kapeng Barako, maraming kapeng Barako, di ba? So yun ang gusto naming i-correct. Then dumating kasi kami sa punto na ano siya, kinakailangan i-drip coffee siya. So kasi ang mga millennial ngayon, gusto nila para sa nagmamadali sa buhay. So kinakailangan, ano na aga, di ba? Ayoko na ng ano. Gusto ko eh, kaping-kapi talaga. Ito, so meron din kaming Barako hazelnut blend. Na drip so, din. Drip. Kasi yung iba, ayaw niya ng ano, ayaw niya ng kulang sa tapang. So we blend the Barako, ang tapang at lakas. Tapos yung hazelnut robusta, yung aroma. So pinagsama. So it's Barako hazelnut blend. So, ah, okay. So usually ito, actually Japanese technology siya. So sa isang packaging mo, ilang pouch? Eight pouch. Oo, pero ang bawat pouch is good for two times. Minsan yung iba, four times eh. Depende sa ano. So ibubuka mo lang siyang ganyan. Yan. Diba? Yan ang new technology ng kape. Kaping kape. Diba? Para siyang instant coffee. Pero ito, ang paglalagay ng ano, ng hot water, dahan-dahan. Parang minimimik niya yung ano, yung coffee maker. Diba? Dahan-dahan. Yan. So dahan-dahan siya. Kaya nga sabi drip. So drip. Kasi nagdi-drip siya. Oo, nagdi-drip siya. So makuha mo. So minimimit niya ang coffee maker. So kung halimbawa work at home ka, gusto mo ng tunay na kape, ayaw mo na nang mag-brew ng kape, so itong bagay sa'yo. Kaya kita mo, amoy na amoy. Diba? Oo nga no. Amoy na amoy. Diba? Dito pa lang. Diba? Ang bang niya. So yun ang kaibahan. Kami hindi kaping kape. Kami ang tunay na kape. Dahil mula sa ano yan, Nayong Kalikasan Organic Farm. Yan. Yes, kasi nga roasted kami in small batches lang. Hindi kami roast ng hindi namin pinapatagal. Ang isa pa namin pinagmamalaki, this is the ano, premium coffee. It is roasted by Coffee Science Center. Okay. So, what makes this special? Kasi roasted by 4-time winner ng international roasting competition na ang ginagamit ay mga local coffee beans. So sila ang nag-roast niyan. So yan, limited roast, di ba? Tapos may profile, classic Pavlova, snowy Pavlova top with spice, vanilla, orange slices and mint garnish. Kasi sila yung nakakaano ng ano, profile ng kape.